Dalawang batang natagpuan sa loob ng abandonadong sasakyan sa Pampanga, suffocation o pagkaubos ng hangin ang ikinamatay base sa death certificate. Hawak na ng Santo Tomas Police ang CCTV footage sa pinangyarihan ng insidente. Makikita roon ang dalawang bata na tumatakbo at saka pumasok sa loob ng van. Hindi na masyadong napansin sa footage pero pumasok din sila sa isang abandonadong kotse. Ayon pa sa pulisya, nakabukas ang pinto ng kotse kaya nakapasok ang magkapatid. Pero sira umano ang lahat ng bukasan ng pinto mula sa loob nito. Pagkuha ng census ng Philippine Statistics Authority, sisimulan na sa Lunes, July 15. 70,000 data collector ng PSA ang magbabahay-bahay para mag-interview sa loob ng 45 minuto hanggang isang oras. Ano mang araw yan, mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kabilang sa mga itatanong ang pangalan, edad, trabaho, ilan ang anak, at iba pang impormasyon sa inyong pamumuhay. Pero magduda kapag tinanong ang inyong confidential financial information tulad ng bank account number, ATM, e-wallet o one-time password dahil bawal tanungin yan. Paniguro pa ng PSA, lahat ng kokolektang impormasyon ay confidential at ipoproseso alinsunod sa Data Privacy Act. Tatagal ang census hanggang September 15. Palarong Pambansa 2024, opisyal nang binuksan sa Cebu ngayong araw. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang opening ceremony. Hanggang sa July 16 ang Palarong Pambansa, kaya patuloy ang mahigpit na seguridad para masiguro ang kaligtasan ng mga atleta. Nasa Cebu rin si Vice President at outgoing Education Secretary Sara Duterte na bumisita sa Cebu City Medical Center. Para sa GMA Integrated News, ako si Joan Punsoy ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Naperwisyo ng baha ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao kasunod ng malalakas na ulan. Sa Carmen, Cebu, tatlo ang patay matapos anurin ng rumaragas ng tubig ang sinasakyan nilang pickup. Saksi, si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Sa gitna ng dilim, nagsagawa ng rescue operations para sa masakay ng pickup na inanod ng rumaragas ang tubig sa Carmen, Cebu. Sampo sa kanila ang nakaligtas na makaakyat sa bato matapos sumabit ang kanilang sasakyan. Pito naman ang tuluyang inanod ng tubig. Ayon sa Carmen MDRRMO, pauwi na ang grupo galing sa outing nang bumuhos ang malakas na ulan. Pagdaan sa Barangay Road, umapaw ang tubig sa creek kung saan may malaking sapa kaya tuluyang natangay ang sasakyan. Pagsinggit nilang mga igtabang, pagtanaw na ko sasakyan na nag-hazard din ha, nidagan ko, niamba ko sa amua na ngay kong tabang. Kalaunan, nakita ang wala ng buhay na katawan ng tatlong inanod, kabilang ang dalawang bata. Isa naman, babaeng kakakasal lang. Patuloy ang search and rescue operation sa apat pang nawawala. Naghinaot kita nga doon na pag mga buhi atong mga nangawa hope nga naapay survivor ato. Naialis na rin ang sasakyan sa sapa. Hindi nagpaunlap ng panayam ang driver at pamilya ng ibang biktima. Rumagasa rin ang baha sa bahaging ito ng Bindoy, Negros Oriental. Umapaw ang ilog dahil sa mga pag-ulan. Isang senior citizen ang nasawi matapos matrap ng pasukin ng tubig ang kanyang bahay. Ayon sa Local Disaster Reduction Management Office, may isa pang naiulat na nawawala. Binaha rin ang ilang lugar sa Mandawi City, maging ang ilang barangay sa Talisay City. 40 bahay ang nasira dahil sa malakas na hangin at ulan sa Liloan, Cebu. Nagliparan ang mga debris. Ayon sa alkalde ng bayan, may nakakita o manong galing sa dagat ang hangin at pumunta sa lupa. 36 namang bahay ang partially damaged dahil sa malakas na hangin. 4 namang lubog sa baha ang bahagi ito na isang purok sa Dato Piang, Maguindanao del Sur. Ayon sa mga residente, dahan-dahan lang daw kasi ang pagbaba ng tubig dahil maliliit ang mga outlet at drainage sa lugar. Gumuho ang lupa sa bahagi ng isang highway sa Tigbao, Zamboanga del Sur dahil sa malakas na pag-ulan. Stranded tuloy ang ilang motorista. Sa kabilang barangay naman, isang lalaki ang nawawala na pinaniniwala ang natabunan at patuloy na hinahanap. Ayon sa PAGASA,
Ang mga pag-ulan sa ilang lugar sa bansa ay dulot ng thunderstorms. Para sa GMA Integrated News, Alan Domingo ng GMA Regional TV ang inyong saksi. Tinatayang lilikha ng aabot sa 2.57 gigawatts na kuryente kapag nag-operate na ng tuluyan ang floating solar project sa Laguna Lake. Pero tinututulan ito ng ilang manging isda sa pangambang makasisira ito sa kalikasan at makaapekto sa kanilang kabuhayan. Saksi si EJ Gomez. Sa lawak na 90,000 ektarya, pinakamalaking lawa sa Pilipinas at pangatlong pinakamalaking tubig tabang na lawa sa Southeast Asia, ang Laguna de Bay. Mahalaga ito para sa irigasyon, pangingisda at supply ng tubig sa mga bayang nakapaligid sa lawa. Sa nakalipas na mga taon, pinag-aaralan na rin itong mapagkukunan ng supply ng enerhiya. Gaya ng floating solar project na ito, kapag nag-operate sa 2028, tinatayang lilikha ng aabot sa 2.57 gigawatts na kuryente. 2018 pa nang simulang pag-aralan ng proyekto na sasaklaw sa 2,000 ektarya ng lawa sa bahagi ng Calamba, Santa Rosa, Cabuyao, Los Baños, Bay, Victoria, Pila, Santa Cruz, Lumban, Kalayaan at Paete. Tatlong kumpanya ang nabigyan ng kontrata na iginawad ng Laguna Lake Development Authority o LLDA, isang ahensya sa ilalim ng DENR. 6 na taon na nakalilipas matapos simulan ang pag-aaral sa floating solar project. Pero patuloy pa rin itong tinututulan ng mga maliliit na mangingisda dito sa Laguna Lake. Nangangamba raw sila sa ibubunga nitong pagkasira sa kalikasan at kabuhayan ng higit 8,000 mga mangingisda at 2,000 aquaculture industry operators sa lugar. Liliit ang aming pangisdaan, liliit din ang kita, lalaki ang gastos dahil sa gusalina. Kasi po, imbis na direkta kami pupunta sa aming direksyon, liligoy pa kami ng 1,000 ektarya. Hindi kami nakakasiguro kung gaano katibay ang solar na yan. Hindi namin alam kung yan ay aming madisgrasya, mabangga, ba-aksidente namin. Maaapektuhan din daw ng nakalatag na solar panels ang kalidad ng tubig at balanse ng kalikasan ng lawa. Haharangin daw kasi nito ang pagtama ng sinag ng araw sa katubigan. Hindi naman talaga affected yung mga fish pen operators and fish cage operators natin. Ang pinaka-affected talaga dito ay yung mga nag-open fishing since liliit or malilimitahan yung lugar kung saan sila makakapangisda. Nagkaroon naman daw ng konsultasyon sa mga mangingisda noon at may nakaplanong solusyon naman daw para sa kanila, sabi ng LLDA. Magtatayo ng parang hatchery or breeding ground cages dun sa ilalim para makapaglagay ng fingerlings, and once na ready na for harvest and fully grown na yung mga isda, pakakawalan siya for benefit din. Baka may mahuli yung mga nag-open fishing natin. Pero di raw tiwala dyan ang kilosang mamamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya. Itinanggi rin itong nagkaroon ng konsultasyon sa fisherfolk stakeholders ang naturang proyekto. Walang katotohan na mayroon naganap na consultation. Wala kami nakitang negatiting na malasakit sa aming mga mangisda. Sila pa nga raw ang mismong nag-request ng dialogue sa LLDA nito lang July 3 na sinabayan na rin ang pagprotesta ng grupo laban sa floating solar project. Paglilinaw ng mga mangingisda. Kinikilala namin yung kahalagahan ng energy transition, pero dapat walang kabuhayan na maaapektuhan, lalo na yung mga mangisda. Ayon sa LLDA, magpapatuloy ang pag-aaral at pilot testing ng proyekto hanggang makamit ang pinaka-epektibong mekanismo na magbebenepisyo sa lahat. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Inihahanda na ang kasong murder laban sa mga suspek sa pagpatay sa magkasintang Geneva Lopez at Yitzhak Cohen. Ang isang person of interest na naglahad sa sinapit ng dalawa, posible raw maging state witness ayon sa pulisya. Saksi si June Veneracion. Isang person of interest na naging susi para makita ang mga labi ng beauty pageant contestant si Geneva Lopez at nobyong Israeli na si Yitzhak Cohen. Voluntaryong lumapit sa mga otoridad si alias Junjun. Ang nagmaneho ng sasakyan na nagdala sa magnobyo sa Quay site sa Capas Tarlac kung saan sila inilibing. Batay sa salaysay ni alias Junjun na isang mekaniko, napasama siya sa grupo na sangkot sa krimen dahil may ipapaayos daw na heavy equipment. Pero laking gulat niya nang dumating sa lugar at pinasakay na lang sa isang SUV. Ang sasakyan na sinasabi niyang pinasakay sa kanya, yung sasakyan ng dalawang biktima. Pagsakay niya doon, patay na ang dalawa. Sa passenger side, sa harapan, tabi ng driver, nandun yung babae at yung lalaki ay nandun sa likod.
Ang sinasabi pa niya, nakabalot na daw ng kumot yung mga mukha. Si alias Junjun ang pinagmaneho si SUV ng mga biktima habang nasa isa pang sasakyan ang mga suspect papunta sa quarry site at doon nga inilibing sina Geneva at Itzak. Unang plano isa maghanap pa nga ng equipment na baka makapagbukay pa sila but parang hindi natuloy. Inutusan ni daw ang driver na sunugin ang ginamit ng maglobyo na SUV na natagpo ang nasusunog ilang araw mula nang mawala sila. Ang sinasabi niya, ang ginagamit niya tissue, ikot-ikot niya lang yung tissue tapos sinindihan yung tissue hanggang kumalat na. Inalok pa daw ng isa sa mga suspect si alias Junjun ng 50 mil para manahimik. Pero hindi rin pala ito tinupad ng grupo. Ayon sa PNP, posible siyang maging state witness. Hawak na siya ng PNP. Pinaghahanap din ang dalawa pang kasama umano sa pagpaplano ng krimen. With respect doon sa mga ina-account, we already have names kahit mga aliases po. So nandun po yung direksyon, hinahanap po natin sila, mga civilian po. Dumaba sa investigasyon na may isinanalupa si Giyang sa magnobyo at para umano mabawi ito, pinagpanggap niya si Abuso na buyer para pumayag ang dalawang makipagkita sa kanya. Sabi ng abogado ng pamilya ni Geneva Lopez, kilala na pala dati ng mga biktima at mga kamag-anak ang pangunahing suspect na dating pulis dahil may nauna na pala silang transaksyon na may kinalaman sa lupa. They're very comfortable. Siguro, kampante sila na it's just an ordinary business transaction again. Hindi lang po ito yung transaction nila, meron pa po isang property. Malaking figures. It runs by the million. Meron pong 7.8 and 12 something hectares. Ayon sa pamilya ni Geneva, hindi pa raw natatapos ang paghahanap ng hustisya hanggat hindi pa napapalusahan ang mga may sala. Muli raw silang maglalabas ng pahayag pagkatapos ng libing ni Geneva sa Biyernes. Kinukumpleto naman ng PNP ang mga ebidensya laban sa mga suspect sa pagpatay sa dalawang biktima. Kabilang narito ang mga salaysay ng kaanak ni Geneva, mga dokumento at mga CCTV footage na nakalap sa isinagawang investigasyon. Hopefully po, within the week, kung kakayanin po ay makapagsampa po sila ng kaso for double murder against po doon sa mga POIs. But yung pamilya po kasi ng mga biktima ay nakiusap din po na bigyan po sila ng pagkakataong makapagluksa muna dahil kailangan din po kasi natin kuhanan din po ng statements itong mga kaanak ng biktima baka sila po kasi yung tatay yung private complainant po. Problema sa magsasanla ng lupa ang nakikitang motibo ng PNP kaya umano pinagplanuhang patayin sina Geneva at Itzak. Inihahanda na ang kasong 2 counts of murder laban sa mga suspect na hawak ng PNP. Para sa GMA Integrated News, June Venerasyon ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.